Tapos meron tayong molasses guys, watermelon guys, 1 kilo tsaka kalahati guys. Kaya itong oras na naman guys, ihiwala natin sa ihahalo na naman natin dito sa apple. Masobrang konti. Tsaka ihalo natin sa 2 kilo rin ang molasses guys. Abangan nyo sa susunod na linggo guys. Mag-harvest tayo at ipapainom natin sa ating mga alagang manok kung gaano ito ka-effective para sa alaga nating manok. Ito na yun guys, yung pine-ferment natin na fermented fruit juice. After 1 week, harvestin na natin. Titingnan na natin guys kung ano na nangyari nito. May mga kunti siyang ama guys, pero tanggalin lang natin yan guys. So guys, yung amoy niya is matamis na, parang nandito pa rin yung bango ng molasses. Matamis siya na parang prutas na matamis na nabubulok. Tapos itong kanyet guys, texture parang na bubulok na yung mga prutas. Malambot na yung mga prutas guys. Ilagay muna natin yung mga solid na fruits guys dito sa lagayan. Sasalain na natin ito mamaya yung liquid. Salain na natin ito guys gamit ng net tsaka yung embudo. Lapit na mapuno guys, kaya marami pala yung nagawa natin. Meron pa dito guys. Yung natira guys na meron pang pwede gamitin na liquid, isasala rin natin guys. Dito na lang muna tayo dahil madali lang dito. Igain lang natin ito ng maayos kasi sayang rin yung katas. Okay guys, natapos na tayong magsala sa ginawa nating fermented fruit juice at ito na yung result guys. Ito na yung pure na fermented fruit juice. Gagamitin natin to guys para painom natin sa ating alagang mga manok at saka pwede rin gamitin sa pag-spray ng halaman. Papainom na natin sa alaga nating manok yung ginawa natin na fermented fruit juice guys. Kaya susubukan natin.
Wala namang overdose nito guys, eh. Pwede marami. Papainom na natin to sa manok guys. Ano, umiinom na sila guys agad. Okay. Pwede panginom ng manok guys. Kaya sana effective yung ginawa natin na fermented fruit juice guys, para makatipid din tayo. Bye bye.